ang television is changing, everything is changing, the world is changing, and to be enjoying this kind of success at this point in time, napakalaking bagay nun. Hindi isang bagay na mababaliwala lang o hindi namin i-value. So I'd like to thank you and welcome. Ano pa yung mga aabangan namin sa susunod na araw as you reach the end of Wildflower? According po to Direct Ruel, sasakay daw po ako ng spaceship. Hindi, joke. Siguro, Direct? Parang hindi rin tamang makaagaw yun sa pag-i-enjoy ng finale kung sasabihin or, di ba, it's something you experience. Wildflower is a kind of show na sinong surpresa ka, ginugulat ka, so let's leave it at that. Sorry, but I can't really reveal too much, but definitely, marami. Damihin natin yung victory niya, yung triumph niya in the end. So, di ba, yun niya, kaya nga ang joke, anong mangyayari? Sabi ko, sasakay sa spaceship, kakalabanin ng aliens. Yun na natin dyan kay Lily. How wild will the ending be? Wild in terms sa akin, wild in every sense, but sa akin yung emotions. Kung ano mararamdaman ni Lily sa dulo ng journey na to, yun ang wild sa akin, the range of emotions that will be on display. Sa maraming tao, ang hinihintay nila yung mararamdaman. Yung kaluwagan ng loob sa dulo nito, kung ano mga lessons na matututunan ni Lily at ng mga tao sa paligid niya. Sobrang sumikat si Ivy Aguas and Lily Cruz. Pero sa tingin mo, sinong mas pinag-usapan? Sinong mas kinatakutan talaga? Iba kasi yung katapangan ni Ivy Aguas at iba rin yung nilaban ni Lily Cruz. Parang may kanya-kanyang moment po sila. Ang pinaka-biggest moment ni Ivy Aguas is yung wearing black wedding gown. Tapos si Lily Cruz naman, yung naka-gold siya. At sinabi naman ni Lily Cruz na indestructible siya. So parang sa akin po, hindi na ako dun sa kung sino yung mas minahal o sumikat. Pero nandun ako sa masaya ako na minahal at sinuportahan nila si Ivy. At sumasabay sila sa paglalaban ni Lily Cruz naman. Kayo, ano yung highlight na parang favorite ninyo na hindi nyo makakalimutan na ginawa sa show? Na lahat ng first, yung first meet-up namin ni Aiko, which was very emotional. Nag-iyakan kami, tapos yung first na, maganda rin yung sa amin ni Tip na sinampal-sampal ko siya. Pinagyabang ko na nagbago na ako, na ako na si Red Dragon. Tapos yung sa amin ni Ivy noon, Aguas, I think yung mga memorable sa akin yung bar scenes namin kasi maganda yung dialogue namin. Parang sobrang plastikan. Hindi, bago po talaga pumasok pa si Ms. Jaja dito sa Wildflower, na every time nakakapag-usap kami sa ASAP, binabanggit niya sa akin na lagi siya nanonood ng show. At saka may mga ginagaya-gaya pa siya, kaya nakakatuwa nung pumasok na po talaga siya. Ako, tama yung sinabi ni Ms. C, yung ano namin, yung first scene namin together. Kasi sobrang sandali lang yung ano namin, rehearsals namin ni Ms. Z nun. Pero yung iyakan namin sobrang habulgol. Eh kasi naka-work ko na naman si Ms. Z dati, so komportable na talaga ako sa kanya. So hindi talaga ako nahirapan. And sobrang natuwa ko na siya si Red Dragon, tsaka ako si Baby Dragon, kasi hindi ako mahihirapan talaga. Si Tito Pip, every time na hinahampas niya ako ng baston niya, naubos na yung baston niya sa akin. So, tsaka yung mga emotional scenes namin dito, babe. Kasi dito sa Argentes, napansin nyo, yung mga ano namin, mga linyahan namin, talaga mga highfalutin English words, di ba? Mga shala, na pagka si Tito Pip ang nagbibitaw talaga, parang, wow! Tito Pip, anong dictionary yan? Parang hindi ko narinig absent ako sa school niya. Oo, di ba? With Baby Girl, with Maha kasi, nandito yung cake scene namin, na muntik na akong mabulag. Sa sobrang katotohanan ng eksena namin, talagang ang ganda ng kinalabasan. And then, yung mga scenes namin na tarap-tarayan, dito sa show na to na Wildflower, naging ano kami, meme queens, di ba? Ang dami namin sa Facebook na sinasakan ako na, di ba? Kami ni Maha, yung linyahan namin, siguro it pays talaga when you're comfortable working with you know, with the co-actor and with Maha, I felt. Dami, ganyan sabi nila. For every character kasing kausap mo or kausap ni Julio Ardiente, iba yung level ng intensity, I mean, kay
Gaya nga ni Shasha, nung dumating siya kasi, dati siga ako rito eh. Ako pinakasiga. Nung dumating siya, puro sampa lang inaabot ko mula sa kanya. Siya lang ang nakagulpi sa akin. Then of course, yung away naming yung anak ko, si Aiko. Meron kami yung isang eksena, yung nag-present ulit si Lily Cruz nga, na yung naka-all gold siya. Yeah. Black is out, gold is in, and I am indestructible. May mataas na mataas din yun. Ba't ka tumataw? Mataas yun. And then of course, yung relationship namin ng aking apo. Di ba? Yung the love na, dahil ito yung pinaka-pag-asa ng Argente. Diba? And of course, yung kawalang yan ni Julio Argente. And the most wonderful thing talaga, pag pinagsama-sama mo, sa amin lahat na eksena kasi namin kanya ang saya, nagsusuportahan, pagka-highlight ng isa, everyone is willing to take a back seat and give kung sino yung merong highlight. Give the moment. And support lang kami. Yeah. And then, ang pinakamasaya, no, pagkatapos yung take, di ba, kahit pagka lunch, dinner, or anything, magkakasama kami lagi, di ba, yung nagtutulungan, nag-uusap, we talk about what else ang makakapagpaganda ng eksena na, huwag kang ganyan. Kaya, pag tinanong mo ko talaga, in a nutshell, parang lahat. For me, sa yung Argente family, sa bahay nila, bawat eksena kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. I mean, may nakasulat sa script, pero dahil sa mga improvisation skills ni Tirso Cruz, eh, kung saan kami napupunta at namisahe ko. And of course, kay Maha, yung ginulpi niya ako sa kasal, hindi ko talaga makakalimutan niya. Kasi nagpasa-pasa ako the next day. Iba yung collaboration namin sa bawat eksena. Lahat kami yung nagbibigay ng inputs with the directors and all. So, ayun. Every scene will be remembered. Nung umpisa nga, hindi pa naiintindihan ng tao yung role ko na dapat maamo, parang anghel pero demonita pala. So, syempre meron din silang ibang mga bet, di ba? Kung sino dapat si Red Dragon. So, nahirapan ako nung umpisa, pero sabi ko, sige, dapat ma-inspire ako lalo sa sinasabi nila na hindi nila ako type maging Red Dragon. So, it just pushed me to get out of the box, di ba? Parang it pushed me to my limits. Sabi ko, sige, kailangan galingan ko. At nakikita ko naman yung dedication ng lahat. Si Maha nga, sumampas ako sa helicopter. Sobra akong nagulat. Sabi ko, oh my God! Ano na nangyayari? Siya na pala talaga yun, hindi double. Sobra akong nagulat, Maha. And lalo kitang hinangaan. Katulad na sinasabi ni Aiko, ang ganda nung feeling na parang kahit saan ako pumunta talaga, kahit abroad, tinatawag na ako ng Red Dragon. And it's become such an iconic role for me. Thank you so much, RSB. How are you coping up ngayon nga medyo matagal, malapit nang magtapos? Ngayon pa lang, parang may separation anxiety na ako. Kaya marami na akong emotes sa Facebook. Kasi syempre, 1 year din na naging parte silang lahat ng buhay ko. Tapos biglang mag-iiba, diba? So, nakaka-miss. And I'll definitely miss all the staff, the crew, RSP unit, and of course, lahat ng co-actors ko kasi talagang parang naging parte ng pamilya. More than the lungkot, parang nandun yung nangiba po yung saya. Kasi yung dami ng achievements na nakuha ng show and yung friendship na nabuo sa bawat isa. And I'm sure after the show, you know, magka-catch up pa rin kami. Ito yung bago ko na unang pasok ko palang Wildflower God. So, ako natatakot ako na sinacherish ko na eto, everyday magkakasama kami. Na-touch na ako sa lahat eh. Natatakot ako na one day, baka kapag wala ka ng call, alam mo, nalulungkot ka talaga. Kasi nahanap-hanap mo na sila. Sabi ko nga eh, sa jowa, madali ako mag-move on. Pero sa mga ganito, hindi. May tanong sa akin, last Sunday ba yun kung paano ko daw ila-let go? Yung pagiging Lily Cruz ko, sabi ko, hindi ko masasagot kasi hindi ko alam kung paano. Dahil yung ginawa sa akin ng RSB unit, yung binigay ni Derek Ruel, sobrang laki ng tinulong talaga ng sa career ko. At hindi lang din sa career ko, kundi yung mas grabe pa yung passion ko para magtrabaho. Mas naging dedicated pa ako sa kung ano yung meron na binibigay sa aking project. Dahil sa RSB unit, sa Wildflower, ang daming offers, ang daming mas magagandang nangyari. Oo, actually, yung separation anxiety effect nga sa akin, kanina, bago ko pumasok dito, umiyak ako kay Maha,
Totoo. Sabi ko, mamimiss ko kayo lahat. Sabi ko, ba't ako nalulumbay? Lumbay talaga yung term ko. Kasi mamimiss ko tong family na to. And with this unit also, this gave me a big comeback talaga. So sobrang yung utang na loob ko dito sa proyektong Wildflower, forever etched dyan sa buhay ko at sa puso ko. Sa akin, tulad ng sinabi ni Ben, grabe yung impact ng show. Lalo na from Be My Lady na good boy na si Kuya Maki, and then tumalon sa napaka-complicated na role na Arnaldo. Eh, hindi ko talaga makakalimutan yung Wildflower. Because syempre, nagpapasalamat ako sa tiwala ng writers and si RSB, sa buong production staff ng Wildflower for giving me the role. Sa Sipax, eh ako, di ba wala na ako sa show. Nung nagla-live viewing kami nung kapamilya chat habang nanonood kami and then pinapanood yung death scene ko, eh naiyak nga ako eh. Kasi syempre, it took me back dun sa day one, dun sa lahat ng pinagdaanan namin creating the show. Creating the story, building, kung ano man yung tinanggilip nyo. So, tuwang-tuwa ako, full of gratitude. So, maraming salamat sa Wildflower at sa buong RSB. Tingin niyo nag-set ng trend yung Wildflower? I mean, or nagkataon lang siya na women empowerment yung trend ngayon in soap operas. Yun nga po, nung binuo kasi po nila, parang panahon naman na ngayon para ipakita na ang mga babae ay malalakas din. At yun nga po, hindi lang dito sa Wildflower, hindi lang po si Lily Cruz ang palaban. Kung napanood niyo naman po, halos lahat ng babae may kanya-kanyang pinaglalaban. Your biggest nemesis, si Emilia. At ang natitira niya si Emilia at saka si Natalie. If you were to write a particular encounter, yung talagang violent, anong gusto mong gawin sa dalawa? Yung nasa isang bangka po kami, tapos mahuhulog kaming tatlo, paunahan pong sinong makakaakyat sa bangka. Tapos kung sino po yung makaunaakyat, magsisail away po. Pating. Tapos may pating. Sa real life ba, naging revengeful ka din once in your life sa taong gumawa sa'yo ng hindi maganda? Never po. Naniniwala kasi ako sa... Babalik rin sa'yo kung maging masama ka sa ibang tao, eh. Parang ganun po. In real life ba, anong gusto mong isuot na wedding gown? Anong kulay? Depende po sa mapapangasawa ko. Hindi ka mag-iitim. Malabo po akong mag-iitim kasi parang gusto kong iwan yon kay Ivy Aguas. Eto bang pagkatapos nito, eh magkakaroon ka na ng time para sa personal, sa love life? Eh may cellphone naman po. May mga pa-video calls naman po.